Ngayong araw guys, nanguha nga pala kami nitong sihe at nagluto. Siyempre guys, dito na rin kami nag-food trip sa napakagandang lugar na to. At dahil nga guys, sobrang linaw din ang tubig dito, naligo na rin kaagad kami dito ni Dugong. Kaya samahan nyo ulit kami guys. What's up guys, ngayong araw ipapakita namin kung saan kami natutulog. At ayan nga po, kasama po ng dalawang-aso na to, ang baho. Ayan, nagsisindipod ba si Dugong? Ang lungkot, wala daw siya jowa. So ayun na nga guys, ngayong araw nga pala guys, ipapakita namin sa inyo kung saan kami natutulog ni Dugong dito sa napakasimpleng kubo namin. Dito nga guys, sa part na to, makikita nyo, nasa duyan pa si Dugong at nagsisinti siya at sobrang lungkot daw niya ngayong araw. Pero nung sinabi ko guys na may content kami at magpuputrip ulit kami, grabe, sobrang energetic niya kaagad. Kaya nga guys, dali-dali kami nag-BS dito nung napakaganda namin uniform at papasok na kami sa office namin dito sa Lalao. Kaya ayun guys, madahang bigla kami bumaba dito sa aming hagdan na tinatapakan. At dito nga guys, sa part na to, sobrang saya na naman namin kasi nakasakay kami dito sa ating jet. Nadaanan ko rin nga pala guys dito yung mga nangangawil dito sa lugar namin. At bago nga pala guys tayo makalabas doon sa ating laot o doon sa ating dagat ay matadaanan natin itong napakagandang tulay. Doon nga lang pala guys tayo sa part na yun maunguha ng mga sihi na tinatawag dito sa amin guys. Kaya nga pagkarating namin dito ay agad na rin kaming tumalon. Kala nga namin malalim pero hanggang tuhod lang pala. At ayun na nga guys, agad ko na sinimulan ditong ramdamin ng paa ko kung may makukuha kami mga sihi. Ang tama nga pala guys, pangunguha nitong sihi ay gumagamit sila ng kalaykay para marami silang makuha at mas madali. Kaso nga lang guys, kasi konti lang naman ang kukunin namin ni Dugong, minanumano na lang namin to ng kamay at kapanang paa. Yung mga nangunguha talaga guys nitong mga sihi ay may gamit talaga sila para makarami sila at magkaroon sila ng pambenta. Ang kilo nga pala guys nitong mga sihi dito sa lugar namin ay 60 pesos ang isang kilo kasi medyo mahirap talaga silang kunin kaya medyo mahal din talaga sila. Dito nga guys, sa part na to ay nakakuha agad kami ni Dugong ng sunod-sunod at grabe guys, sobrang kikinis talaga ng mga shell nitong sihi na to. Masarap nga pala guys luto dito sa sihi na to ay nilulujahan lang pero ang luto guys natin ngayong araw ay lalagyan natin to ng miswa. Mas masarap kasi guys yung ganun luto, talaga naman naglalasa siyang tinolang manok. After nga lang guys namin ni Dugong manguha ng mga ilang minuto ay grabe, nakakarami na rin kami dito ni Dugong at tuwang-tuwa kami sa part na to kasi may kakainin naman kami. At dito nga guys sa part na to nakakita pa si Dugong na napakalaki. Tapos guys nung biglang sumisid si Dugong dito sabay utlaw, napakarami na pala nung nakuha niya doon sa kamay niya. Grabe, napaka-expert naman guys ni Dugong manisid ng ganito. Medyo mahirap nga pala guys tong kunin lalo na kung wala kayong gamit ng parang pangkalaykay. Kaya nga lang kinagalang namin to ni Dugong para may food trip kami mamaya. Tapos maya-maya lang guys, grabe, nakarami na rin kami kahit papaano Dugong dito. Kaya nga ayun, kitang-kita nyo naman halos mapuno na dito sa sombrerong suot ni Dugong. At dahil nga guys, marami na kami nakuha, sobrang excited na kami dyan lutuin. Kaya tumakbo na agad kami papunta doon sa ating bangka. Dali-dali nga kami dito guys kasi nagugutom na rin kami. Pagkadating nga lang guys namin dito sa may bangka namin, itinaktak lang namin itong mga nakuha namin guys. Grabe, medyo marami rin talaga yung nakuha natin ngayong araw. Bukod doon guys, napakaganda nga balat, napakakinis ng balat nito. Kaya nga sabi ko kay Dugong, ano pang iniintay natin at lutuin na natin yan at maghanap tayo ng perfect spot ng paglulutuan. At habang naghahanap nga guys kami ng perfect spot dito ay nakita namin itong tinatawag dito sa lugar namin na Tongtong guys. Grabe, napakaganda nga pala guys ng lugar na to. Itong mga bato na to guys ay lumulubog sila pag high tide tapos pag low tide naman ay umuutlaw sila. At habang nga naghahanap kami ng magandang pwesto dito na paglulutuan namin ay bumungad sa amin itong napakagandang rock formation dito. Doon nga pala guys tayo sa dulo na yun magluluto. Tapos ayun guys, after nga lang ng ilang minuto ay nakarating na tayo dito sa ating paglulutuan. Grabe guys, napakalinaw rin ng tubig kaya mukhang maliligo kami mamaya dito. Pagkarating nga lang namin dito sa may taas ng bato ay agad na rin kami nagpasigaan itong uling para makapag-ihaw na rin kaagad kami. May dala rin nga pala guys kami ditong dalawang perasong isdang tulinga na binili namin kanina kay tatay na nahuli niya sa laot. At habang nag-iihaw nga si Dugong dunong isda natin ay nag-aayos na rin ako dito ng ating mga lulutuan mga sihi. At nung uminit na nga guys yung kaldero ay nag-isa rin ako dito ng sibuyas, bawang, tsaka aluya at nag-red add na rin ako ng paminta guys. Sabi naman guys, tunog pa lang nun eh, nakakatakam na talaga lalo na yung mga lagitika niya. Dito nga guys sa part na to, hinalo-halo ko muna para pumasok yung mga pampalasa natin doon sa loob ng shell ng sihe. Habang iniintay namin bumuka dito yung sihe guys, tunulungan ko na muna si Dugong dito mag-ihaw nitong isda. After nga lang guys ng ilang minuto, grabe bumuka na rin kaagad itong sihe natin at ito nga pala guys yung itsura niya para siya ring lukan. At nung bumuka na nga guys yung ating sihe ay nilagyan na rin natin niya ng tubig na marami para mas marami-rami naman yung may sabaw natin. Lalagyan nga pala natin guys to ng miswa para mas masarap talaga. At after nga lang guys ng ilang minuto, grabe luto na agad itong ating sihe na may lahok ng miswa. Napakasarap nga pala nito. Kaya nga guys sabi ko kay Dugong sa part na to, idalian na rin niyang maluto itong iniyaw naming isda para makapag-foodtrip na rin kaagad kami. Kaya ayun, dali-dali na agad niluto ni Dugong at eto na nga guys, nag-plating na rin kami dito sa may dahon ng saging at eto nga pala guys yung pupudtripin natin ngayong araw.
Grabe, meron nga pala tayo ditong dalawang perasong isdang tulingan, tapos itong sihe natin na may lahok na miswa, tapos itong ating dalang kanin. Tapos sasabayan pa guys na ganito kagandang tanawin, talaga namang papapapood trip kayo ng sobra. Nagdasal nga lang pala kami dito para pagpapasalamat na rin kay Lord sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw na pagbablog. Kaya ayun, sabi ko kay Dugong, let's start na guys, magpo-food trip na kami. Dinampot nga agad ni Dugong guys dito yung isang sihe at minukbang niya agad. Grabe oh, higop sabaw talaga si Dugong sa part na yan. Siyempre ako naman, kumurit ako ng isang malaking laman dito ng isdang tulingan na inihaw namin at sinausaw ko dito sa sa toyo natin na may kalamansi. Grabe guys, sobrang sarap talaga at quality yung lasa, lalo na pag ganito yung kinakainan yung lugar. Siyempre guys, gumaya rin si Dugong sa part na to at sinausaw na nga rin niya dito yung isda sa toyo at kalamansi. At grabe guys, so kitang-kita nyo naman yung mga happening sa mukha ni Dugong. Talaga namang happily ever after yung nangyayari. At dito naman guys, sa part na to, dahil may laing yung chick ako, kahit hindi singkit yung mata ko, minukbang ko na agad dito yung mga noodles na miswa. Gusto niyo ba guys ng sample kung paano mag-incheck? Ito guys, sasampulan ko talaga kayo. Koinay, 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 chai. O diba guys, napakagaling ko talaga mag-Chinese, ano? Kaya ayun guys, samahan niyo muna kaming pumutrip dito ngayong araw sa napakagandang tanawin na to. At salamat nga pala sa laging nanonood sa amin dyan at isishare itong ating mga video. After nga lang guys namin kumain ni Dugong ay napag-isipan naming maligo kasi sobrang nababanasan na rin kami. At napakainit na rin guys talaga ng sikat ng araw. Kaya eto, naglublum muna kami dito sa napakalinaw na tubig. Kaya ayun guys, hanggang dito na lang nga pala muna itong video natin. At sana huwag kayong magsasawang panoorin kami lagi ni Dugong. Kaya ayun guys, salamat sa panonood at kita kita lang ulit bukas. We love you all. Cheese! Salamat sa panonood guys.